Really, all these dalang. I remembered one time when I was still young, very religious po kasi yung family ko. Naalala ko siya dun sa kanta kanina na pagka magsisimba na, pagka tinawag ko yung mga pinsan ko na mga lalaki, kuya, di ka pa magsisimba. Niya, hindi. Para sa mga banal lang yan. Wala ng pag-asa sa katulad ko. Pero nung kinanta yung worthy is the love, there's no greater sin na makakatumbas dun sa love na inoffer. So even we fall and we stumble, always go back and look to the lamb that was sacrificed for us to be redeemed again. We are torn into pieces, broken, but that lamb can make us whole again. And then the name Jesus, the most beautiful name above all names, has the power to save us, to forgive us. Really, in that name, there is power. I'm so overwhelmed, reminding me kung ano ako dati, kung sino ako dati. But God offered yung buhay niya. Hindi siya namili, regardless kung sino ka, kung anong katatayuan natin sa buhay. He just willingly offered His own life for us. Hindi ko makakapag-message pa ako. Parang ako na hinipo ng Lord. At dun sa part na, forever I love you, forever I'll stand. Without faith, we cannot do that. Only faith can make us do that. To really love God forever. We cannot stand without the faith. At ang kabutihan nun, it is God who gave us that faith. Gift pa rin siya. Kaya no one can boast. Even that very faith we have in God is also a gift from Him. Napakabuti niya, di ba? Anyway, pwedeng pahingin ng tubig. Kukulaps na. Hindi po kami, is it working? I'm sorry kuya, masyado akong excited. Hindi po kami nag-usap ng worship leader, and no one knows about the title of my message. I didn't give a scripture to read, but the songs itself, no matter how much we declare the goodness, the power, the might of God, of Jesus Christ, this is nothing. It has no power at all without us putting our faith kay Jesus Christ. Agree po ba kayo dun? Dahil without our faith in Jesus Christ and in everything He has done for us, especially sa cross at yung muling pagkabuhay niya, there will be no salvation. That's why faith is so important. Sino po dito ang mga may faith? Ay, gusto ko ng kamay. Ayun. Ang dami. So, faith. Marami pong nalilito sa faith. Ano ba yung faith na yan? Yung faith po na pinag-uusapan natin, faith kay Jesus po, no? But it can be applied sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero total, may faith na rin lang naman tayo. Let us maximize it. And at the same time, let us put it to the right entity na talagang mapananaligan natin. Kasi we have faith. For example, ang car natin, we have faith in our car na kaya tayong dalhin from one place to another, di ba? If we don't have faith, definitely we will not ride on that car. Dahil, hindi ka naman pala niya madali. You better just walk.
miles or distance para makapunta ka sa isang place. So in everyday life, faith is at present. Thank you, beautiful. Alamig. Okay. Ako na. Okay po. Faith po, ano po ba yung faith? Yung pinaka-Hebrew word po niya, pinaka-meaning po ng faith ay pistis, which is the noun meaning for faith. Pistis. Ngayon, pag verb na siya, ito'y pistio, means believe. Kaya huwag na tayo magtalo pag sinabi yung I have faith in God. I believe in God. It's the same. If you say the word I trust in God, it's the same. No? Yung believe at trust, action word lang siya. When you say faith, look at it. Kapag ka sinabi mong faith, I have faith, you will add have as a helping verb. Tama po ba? Pero pag sinabi mong I believe, I trust, it's already an action word. So, it's all the same. Malinaw po. So, everyone has faith. Amen? We agree on that? And congratulations. Kasi, kung may faith ka, you had this power. Faith is the most important power you possess as a Christian. Even hindi ka Kristiyano, this is the most important power na meron ang isang tao. Kasi sabi sa Hebrews chapter 11, kung babasahin po natin lahat yon, may mga hall of famer ng mga faithful people noong mga panahon na yon. Andiyan na si Enoch, andiyan na si Abraham, andiyan na si Isaac, si Jacob, si Joseph, andiyan si Sarah. Ang dami po nila, no? Marami po silang mga nakalista dun sa Hall of Famer ng mga faithful ones. At nawa tayo'y makasama sa mga Hall of Famer. After ng message na to, ay mapasama tayo. Yun. Sabi po, now faith is confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. No? Yun po yung sa Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith, yung faith daw po, is yung confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. Hindi mo pa siya nakikita, pero pinapaniwalaan mo na siya. So life itself is a cycle of faith. Pag pinanganak ka, nagkaisip ka, alam mo ba kung aabot ka sa age 30? Hindi, di ba? Alam mo ba kung anong magiging ka pagdating mo ng age 25? Hindi. Pero dahil sa faith, nakikita natin yung sarili natin dun sa kalalagayan na yon. Tama po ba? Ako bata pa ako, alam ko na na nakikita ko na na maibibigay ko to sa nanay ko. Magagawa ko to para sa kanila. Bata pa ako, and that is only faith. Kaya ang life cycle po ng tao is all about faith. So, bakit siya importante? Faith alone saves us from eternal death. Dahil sa kasalanan natin at sa katigasan ng ulo natin. Magkaroon ka lamang ng tamang faith and you will be saved from eternal death. Kaya nga kanina sabi ko, yung mga kinanta natin, lahat ng declaration natin ng mga kanta kanina, kung wala yung faith natin doon sa mga awitin na yon, walang kapangyarihan yung mga awit na yon. Even the Bible itself, basahin mo siya ng 24 hours every day, walang power yung Bible kasi unless na may faith ka. At ang kagandahan nun, pag nag-umpisa ka nga magbasa ng Biblia, yung gift ng faith ibibigay sa'yo. Kaya naiintindihan natin ang Bible. Tsaka nagkakaroon ng kapangyarihan ang Bible.
It is the, napakagandang privilege nito. Biruin nyo, may faith kayo. It is the only gate pass to heaven. So lahat tayo may gate pass na sa heaven. Huwag nyong iwawala yung gate pass na yan. Bawal ang gate crusher. Okay? Ano pa? Faith is the only character you possess that you can please God. Naglupasay ka kanina sa pag-iiyak, nagtaas ka ng kamay, without faith, hindi na-please ang Lord sa atin kanina. Umaten ka dito, nagstay ka hanggang mamayang gabi, without faith, you never please God. So, ganun kaka-powerful ang faith. Hindi ka nire-require na kailangan meron kang Mercedes-Benz or nakatuksido ka o kailangan educated ka para makapasok ka sa heaven. Hindi. O para ma-please mo ako, kailangan regaluhan mo ako ng LV. Hindi ganun ang Lord. Napaka ano niya eh. Simple lang. Faith lang. Faith lang anak, faith. Kaya di mo yung mga tao ngayon, pananampalataya lang. Faith is the protection, only protection you have against the devil. Naniniwala po ba kayo doon? It's the only protection we have. Kaya, yung weapon natin, yung tinuro ng aking anak nung kailan, yung armor of God na sinusuot, nakikita yan ng devil eh. No? Suot-suot natin yan. Araw at gabi, kahit natutulog ka, suot mo yan, nakikita yan ng devil. At threaten siya sa'yo. Dahil suot mo yan. Wala siyang ibang kinakatakutan kung hindi yung faith mo. Mayaman ka mo. Hindi threaten ng devil dyan. Natutuwa pa siya kasi pwede niyang gamitin yung kayamanan na yan na mailayo ka sa Lord. No? Kaya faith, napakahalaga. The only protection we have. Ito pa. Faith alone qualifies us for a great blessings. Kailangan ba magna cum laude, summa cum laude, para makamit mo yung tagumpay sa buhay? Kailangan ba pinanganak akong may kutsarang ginto sa bibig para maranasan ko lahat ng pagpapalang meron sa mundo? Hindi po. Kung ano ang kalalagayan mo ngayon, ate, kuya, ano ang naabot mo sa buhay? Anong natapos mo? Saan ka man nakapwesto ngayon? Basta't meron kang tamang pananampalataya, you are qualified for God's blessing. At huwag mong limitahan yun. Huwag mong lilimitahan. Huwag mong lalagyan ng level. Kasi abundantly, increasingly, kaya kang pagpalain ng Lord. Only if you have faith. Tama po ba? Ang kagandahan pa, faith makes us believe the impossible. Yung mga impossible na bagay na humanly ng understanding natin ay napapaniwalaan natin na mangyayari yon. And they happen dahil sa faith na meron tayo. We tend to believe beyond the norm. Example na lang si Sarah. Kasama siya sa ano, di ba? Matanda na siya. Baog pa. Okay na kahit hindi na siya matanda, basta baog. Mahirap na yun, di ba? Lahat ng tao na nalista dito sa Hebrews 11, they were all tested. Ikaw, alam mong baog ka, alam mong matanda ka na. Do you have the guts to walk dun sa kalsada? Buntis ako. Mabubuntis ako. Bibigyan ako ng anak ng Diyos. Kaya mo? Kaya mo? May cancer ka. Tatayo ka dito sa pulpito. Kaya mong i-declare, I am well. I am healed. That is faith kasi. Only faith can do that. Kaya napakahalagang meron ang Kristiyano nito.
At, sad to say, alam ng kaaway yan. Kaya, Satan comes para praise po, no? John 10:10. He comes to steal, to kill, and to destroy what? Your faith. Ikaw? Ako naniniwala ako, dumating si Satan to destroy the faith alone. Kasi pag dumating siya sa'yo at pinatay ka niya ng may faith, sinong panalo? Panalo ka. You are still going to heaven. You're still going to feast in the kingdom's realm, heaven, in the heaven. Magfi-feast ka kasama ang king. Kaya hindi niya gugustuhin na ikaw ay mamatay. Kaya mas gusto pa niya na aksidente ka, hindi ka namatay, maranasan mo yung mga paghihirap, pilay ka. Kasi sa ganung kaparaanan, may chance siya makuha yung pananampalataya mo. Unless otherwise, pag nagtagumpay ka, hindi siya panalo. Mamatay ka man, hindi ka talo. Hindi siya nanalo. Kaya ito yung role niya ni Satan. To steal, no, nakawin niya, pwede niyang i-destroy, at ang pinakamatindi doon, gusto niyang patayin as in walang matira sa'yo na pananampalataya. So, anong dapat natin gawin ngayon? Alam niya yun eh. Satan knows. If you have faith in God, you can do all things. Kaya diba? If only you believe, you can do all things. Yung mga nagde-declare, I can do all things through Christ who strengthens me. They have great faith. And that is true. Anong gagawin ni Satan? Satan tempts. With what? Beautiful things. Magandang boyfriend. Guwapong girlfriend. Baliktad. Diba? Ang daming temptation. Meron ba pinang tetempt na pangit? Ay, alatol talagang immediately no. Eh, kung maganda yan. Good job opportunity. Good salary increment. What else? Opportunity outside Riyadh. In another country. I'm not saying those who have opportunity outside, natetempt sila. No. But what I am telling is that ang temptation, they always appear na maganda. Sa paningin mo. Kaya nga, meron din tayong gift of discernment. To know kung ito ba ay gift from God o ginagamit lang to ng Satan para malure ka out dun sa pananampalataya mo at malayo ka sa Lord. So, na-tempt ka, hindi siya nagtagumpay ngayon sa mga temptation na yun. No? Siguro, kaya hindi ka natetempt, parang si Job, meron na siya lahat eh. Ano pang ititempt sa'yo? No? Meron siyang magandang asawa, maraming anak, lahat ng kayamanan, yung pati honor ng lugar na yun nasa sa kanya, power nasa kanya, ano pa ititempt mo dun? Walang magawa si Satan. Pero hindi siya titigil. Eto na. Satan asks God's permission to test you. Ano ba naman yan, Lord? Bakit ka naman papayag? Akala ko ba, gusto mo maligtas ako? Bakit ngayon, pumayag ka? Akala ko ba, mahal mo ko? Akala ko ba, ayaw mo kong mawala sa mga kamay mo? Bakit ka pumayag ngayon? Na-test mo ko? Bakit pinapayagan mo? Yan ang mga tanong natin, no? Bakit, Lord, ako pa? Naglilingkod naman ako. Ma-post ako sa message ko. Naalala ko kasi yung kasama ko sa work. And my message already served it. Its purpose. Really, I glorify God for that. Meron po kaming, may kasama ako sa work. Actually, tatlo lang kami Pilipino sa work. Ngayon, yung isa nag-resign na, dalawa na lang kami. Yung pangalawa, nung nakita ko siya after vacation, napakapayat niya. Ngayon sabi ko, kuya, kamusta ka na?
Okay lang, sabi niya. Pero pale ang kulay niya, namayat siya. Kaya parang something different. Sabi ko, parang pumayat ka ba? O parang, para kasing tumaas ang nguso niya, ganun. Hindi, okay lang ako, te. So, okay, so siguro busy siya, we don't have time. Pero, nung Miyerkules, habang ina-arrange ko na tong message ko, bumati siya sa akin, sakto nandun yung isang ibang lalo. Nagkumustahan, parang namayat siya. Are you on diet? So, mga ganong tip, ano, no? Kasi kailangan ko kanya. Pastor po ito. Dalawa kaming Christian, tatlo kami doon na puro Kristiyano sa workplace namin. Dalawa na lang kami doon. At pastor po siya. Ginagamit siya mightily. Nung mga previous na mga pag-uusap namin, laging nagpunta sila dito, nag-evangelize, tumanggap, nag-Bible study. You know, yung story very smooth, lagi siya nakasmile. Pero different Kuya Noli ang nakita ko nung Miyerkules. So, kinuwento niya na ngayon. Kaya pala, yung ano niya, nguso niya, tumaas kasi pala na nabunot yung mga ngipin niya na laglagan. Kaya bago yung ngipin. Ano, fixed bridge or what? Or, ewan ko. Biglaan, tumumba siya. So, tumama yung bibig niya. In short po, ang sakit niya sa puso na ang kanyang pulse ay laging mababa. 35. Yun. Bradycardia, ewan ko. Hindi, meron daw po dun sa muscle niya na hindi nagpa-function. Kaya kailangan palakasin din yung kanyang lungs para makapag makasupport dun sa pulse ng kanyang heart. So may mga time na nagtuturo siya, alam nyo po, kaya makinig kayo sa turo ko. Baka mamaya bumagsak din ako. Makinig kayo mga kapatid. Ito po ang sabi niya talaga. Sabi niya, sinasabi ko nga sa mga kapatid eh, pag nagtuturo ako, makinig kayo. Kasi kanya, pag haba nagsasalita ako, pag naubusan ako ng hangin sa heart ko, baka bumagsak na lang ako. Baka ito na yung last message ko. Yun ang sabi niya. Then, habang umaba ng konti yung usapan namin, nandun na yung nandun pa rin yung isang ibang lahi, ereto yan, sabi niya. Basta, in short, eto na ang sabi niya. You know, the hardest part is the acceptance. I really just can't accept why me. Of all people, why me? Alam mo yung parang yung ulo ko lumaki. Sabi ko, pastor ito eh. Pastor ito eh, bakit ko siya nariringgan ng ganun? Tapos sabi ko na lang, ipaalala sana, maalala niya si Job sa kasaganaan lamang ba mupupurihin ng Lord. Sabi niya, nung umalis na yung tao, nagtuloy siya, sabi niya, actually ito, sabi niya, hindi ko alam kung pagagalingin pa ako ng Lord. Sabi ko, bakit may kung, no? Yung lahat question, hindi ko siya makuan kasi nandun siya sa low point eh. Sabi niya, hinihiling ko na lang sa Lord, sana 10 years. Kasi mga anak ko, bata pa. Kawawa naman sila. 12 years old yung anak niya. 7 at saka 12. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Nakakalungkot na. No, ang sahod po nun, kulang na lang sa 30. Ganun po, kasi maganda po yung position niya. Naka-escalate siya ng mga magagandang opportunity at maraming mga trainings kasi during that time. Parang ang tanong ko, Kuya, nasaan yung panahon na ini-enjoy mo yung, let's say, 25,000? Andiyan yung panahon na kalaro mo yung mga anak mo at nakita mo sila mag 7 years old, mag 12 years old. Tapos ngayon biglang tatanungin mo ang Lord, bakit ako pa? Hindi ko na alam, sabi niya, kasi ang dami ko ng mga pasa dito. Tapos sabi niya, wala na te, kung walang gamot, hindi na ako magsusurvive. Nasaan ang Diyos sa pagsasalita mo ngayon? Asan ang faith? Diba? Kanina yung prayer ni Ate Edith, Lord, blessed Ate Irene, for she is a woman of faith. Napakaganda ng title na yun eh.
a woman of faith. Sabi ko, saan na yung faith dun sa taong yun? Nagpo-preach ka, at etong maganda dun, nagpo-preach ka, nakatingin ang mga tao sa iyo, nasan ang pinipreach mo? Nakakaya eh. Anyway, nasabi ko din sa kanya, Kuya, kunin ka man ni Lord. Ngayon, I believe na serve mo na yung purpose mo sa lupa. Kasi kung hindi mo pa na-serve, hindi ka pa niya kukunin. Kasi mightily, dati naririnig ko, sabi mo, kinagamit ka. Make sure na patuloy kang maging tumayo. Make sure masasabi mo pa rin, I still believe. I still believe. I have faith in God. Alam mo, umiyak na lang siya. Wala na siyang ibang sinalita sa akin. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, hindi ko na kaya. Umalis siya. Siguro parang in a way na naisip niya yung sitwasyon niya. At the same time, nahiya siya sa sarili niya. Bakit bigla siyang nagtanong sa Diyos? Nung ang sabi ni... Natuwa ako dun eh. Actually, excited ako sa gagawin ng Lord sa kanya. Napakagandang patotoo nun, di ba? Na biglang, he will come out in the pulpit, very strong, at sasabihin niya, pinagaling ako ng Diyos. It's a great miracle na pwede sana niya maging testimony eh. If he will change his confession or his declaration na kaya akong pagalingin ng Diyos, hindi kasi ang declaration niya, sa gamot na lang eh. Kung hindi gamot, wala eh. Buti na lang, oracle tayo eh. Sagot lahat eh. P.I.T. Nasaan yung God dun eh? So, dun ako nalungkot. Anyway, pag ang God, inalaw ka niya na i-test, be proud. Kasi God has confidence in you. Yung confidence niya nasa iyo, bakit mo dinadanas yan? May confidence siya sa iyo na hindi ka bibitaw. Ganun ang nangyari kay Job. Sige, test mo. Napaka-faithful ng anak ko na yan. Kaya mga kapatid, alam ko lahat tayo, dumadanas tayo ng mga test sa buhay. Inaalaw ng Lord yan kasi may confidence sa iyo. May confidence sa atin. Lahat. Kaya dinadanas natin yan. At ito naman ang pamanhikan nga ni Paul. Fight the good fight of faith. Wala tayong dapat iba pang ipaglaban sa buhay, kundi fight the good fight of faith. Nawalan ka ng trabaho, pumunta ka sa boss mo, nilusog mo, inaway mo. No, you should not. But rather, just fight the good fight of faith and let God fight for you. Pag napagtagumpayan mo to fight this fight, eto lang naman. Wala kang ibang dapat paglabanan o suungin na laban sa buhay, kundi ito lang. To just fight the good fight of faith. Sabi ko nga kanina, life is a cycle of tests. It will never end. Every day you have to prove yourself. Bilang pastor, every day, scrutinize. Anong ginagawa ni Kuya Eric? Anong kaya ang binabasa niya? Anong kaya ang pinapanood niya? You are under scrutiny. Sa workplace mo ate, every day, yung mga doktor or yung mga co-worker mo, di naman siya magaling. Diba? Maging kagandahan. Tinetest. Mas maganda si Kwan sa kanya. Ano naman ngayon? It is a test. Kung anong gusto mo maging meron ka sa buhay, it is a test. Nag-apply ka ng work. Papasok ka muna ng interview. That is a test. At nasa work ka na, 3 months probi ka. That is a test. Na-promote ka into a manager position. Nakapasa ka ng probi. Nakapunta ka sa managerial position. No? It is still a test. Hanggang mamatay ka, nasa test tayo. Kaya itong pinag-aaralan natin is applicable both spiritually and sa ating simpleng pamumuhay. Ang kagandahan nga lang, faith makes the test easy. It makes it easy. Pag wala kang faith, it's so difficult. Kailangan mo magsuyod ng kilay, no? Mag-review, ibababad mo yung paa mo sa tubig habang para still awake ka sa pag-review ng mga, ano yung exam ng mga nurses?
Xclex? Nclex? Hindi po high-paid. Okay. Ibababa, di ba? Yung pamangkin ko, nakikita ko siya, nakababa yung paa niya. Para lang talagang awake siya at makapag-review ng ano. So, faith really is a test. Kaya faith is life. Wala kang faith, wala kang life. Katulad nung nakwento kong pinsan ko, wala siyang faith na kaya siyang iligtas ng Lord. Wala na siyang life. Buhay pa siya, nasa impyerno na ang kaluluwa niya. Tama po ba ako doon? Wala siyang faith eh. Siya na mismo, kinondem niya yung sarili niya. There's no salvation for him. No redemption for him. No chance for him to go to heaven. No faith means patay ka na. So faith is life. Amen? Faith is life. Amen. No one knows the future awaits, but our faith will get us there. Sigurado yan. Gusto mo makapunta ng Canada? Your faith will get you there. Kung gusto mo yung mga anak mo, makita mo silang matapos ng pag-aaral at magkaroon ng magagandang asawa. Your faith, nakikita mo na ang kakahinat na ng mga anak. Ang title natin, Tested Faith. Tested Faith. Kaya mahalaga na yung test, yung faith mo, i-matest. Ay, namatay. Mahalaga na yung faith mo ay matest. So, sabi ko kanina, dalawang accounts, di ba? Sa Bible, ang tinask ng ni Satan na matest. Sino po? Sino po? Sino po? Una, si Job. Sino yung pangalawa sa New Testament? Tao po. Purong tao. Okay. Tested faith. Ito yun siya eh. Si Simon. Si Peter. No? Si Peter. Kasi ito yung eksenong ito. Ito na yung ano eh, papako na si Jesus eh, no? Ay, huhulihin. Ang sabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. So, nag-usap-usap ngayon yung mga apostol. Ako ba yun? Ikaw ba yun? Siya siguro. Ala! Grabe, meron pala ditong Judas. Tingnan mo yung katabi mo. Baka, sino kaya dito? Ala! Siya ba? Ako ba? Eh ngayon, nakita ni Jesus ngayon itong si Peter. No? Very confident. Ah, hindi ako yun. Confident. Hindi ako yun. At saka kung maaalala nyo, may mga conversations si Jesus at saka si Peter. Ang sabi niya, ang anak ng tao, walang bahay. No? Walang sariling bahay. Sabi niya, bakit kayo susunod sa akin? Ang tas nag-alisan ng mga ibang lahat ng mga taong sumusunod sa kanya. Ang sagot ni Peter, ay sagot sabi ni Jesus, ikaw din ba Peter, aalis ka? Iwanan mo din ako. Ba't ako aalis, Lord? Nasa iyo ang buhay, no? Ikaw ang nagbibigay ng buhay. So napaka-bold nitong si Peter. Sinasabi niya na, "Di Lord, sa iyo ako, di kita iiwanan." Kaya itong eksenang 'to, kung i-imagine natin, si Peter, proud. Ah, ganda, talagang nakakabesa siya. No? Naka-de-quatro. Malalaki pala siya. No? Naka-de-quatro siyang ganun. Ang hirap pala mag-de-quatro na nakatayo. No? Proud siya. Tapos pati siguro pangising siya. Hindi ako yun. Sigurado ako hindi ako yun. Pero nakita yun ni ano eh, ng Satan. Ni Satan. Naniniwala ako, binulong kay Jesus. Hoy, mataas daw ang faith ng anak mo. Yun oh. Si Ed, faithful daw siya. Di ka daw niya iwanan. Pwede ko ba siyang matest? So, eto yun. Simon, Simon, Satan has asked to sift all you as a wheat. Alam niyo po ba yung word na sift? Pang bichay. Bistay. Ano po yan? Bistay?
Ano ba sa kapabangan yun? Bichay. Okay, bichay. Ano? Bistay. Eh, sif na lang. O, strainer. Okay. Alam niyo yun, di ba? Yung mga sa construction, yung papalian nila sa dulo, papakuhin muna nila ng isa-isang ganung maliliit. Kasi pag hindi nila pinako maliliit, aangat siya, di ba? Kaya talagang maliliit. Tapos may hawak dun sa kabila. Gaganong-ganon yung mga bato, mga ano, natatanggal. So yun, anong nangyari? Masabi niya, hiniling ni Satan na ikaw ay itest, no? As a witness, lahat ng aspeto ng buhay mo, itetest niya. So, Kuya Ed, mataas ang faith mo, ha? Sabi, pwede ba? Kaya umagree naman si Jesus. Sabi niya, but I have prayed for you, Simon. Inunahan niya na. That your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brother. Doon tayo sa una. Simon, Simon, Satan has asked to sift or test all of you as a witness. Pumayag si Jesus. Bakit naman? Pero actually, ang sagot ni Simon doon, very ano pa siya, bold pa rin siya. Sabi niya, hindi Lord, hindi kita ipagkakanulo. Hindi kita iiwanan talaga. Pagka dinala ka sa prison, magpapakulong din ako. Pag pinatay ka nila, okay din, patay na rin ako. Ganun siya ka-bold. No? Bold siya. Very bold siya. Kaso, ang sagot ni Jesus sa kanya, Pedro, bago pa tumilao pang manok, tatlong beses mo ako ikakanulo. Siguro parang ikaw yung ako dito, nakatayo ako. No, I have faith in God. Biglang sabihin ako ni Jesus nang, tumigil ka nga dyan, ayaw din. Mamaya mo lang eh. Pagbaba mo dyan sa pulpito eh. Di ba? Ikakanulo mo na ako. In so many ways. Hindi ko siya kilala sa maraming kaparaanan. Alam na po natin yan. Okay? At syempre, dahil bold nga itong si Peter, sinasabi niya na, hindi Lord, mahal kita. Sa'yo ako eh. Walang iwanan. Close. Ganto, dikit. Kaso, pumayag pa rin talaga si ano na matest siya. At yun na naging qualification ni Peter para matest. Alam niyo ba si Satan nandito ngayon? Na tinitingnan niya kung sinong qualified para i-test. At kaninang umpisa, naalala niyo kung ano yung tinanong ko? Sinong may faith? Sinong may faith? Wala namang nakataas ang kamay. Sino pong may faith sa ating Diyos? Natakot kayo na kayo'y matest or matempt. Kanina pa lang nung nagtaas kayo ng kamay or nag-amen kayo, you are already qualified or a candidate for Satan to be tested. And if you are going through testing right now or you will be undergone test, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Kasi, testing of faith is not to humiliate you. Hindi para mapahiya ka. Nagtuturo pa man din. Hindi. Hindi para mapahiya ka. But to help you grow more in faith at makuha mo yung full potential. Kaya may test. No? Hindi ka pa naniniwalang ang Diyos ay nagpapagaling, bibigyan ka niyang karamdaman. Tsaka mo ngayon may experience yung kagalingan na ibibigay ng Lord. Ano pa? To reveal the true motive of your faith and where your faith is founded. Naalala niyo yung mga ano? Kaya niyo lang ako sinusunod? Talagang tatawid pa kayo ng ilong para lang mapuntahan ako? Bakit? Kasi nakakain kayo. Nakita nyo ang pagpaparami ko ng
tinapay, at saka mga isda. So merong mga faith na mali ang motibo. So itong faith na to will prove kung yung faith natin ay tunay, genuine. Pangalawa, kung ito ay founded sa tamang entity, baka ang faith mo, kaya ka lang may faith kay Jesus Christ kasi nakakaranas ka ng pagpapala ngayon. Eh, paano nga kung dumanas ka ng kahirapan? Andun pa ba yung faith mo? Huwag nating ilagay yung faith natin so dun sa ginawa ni Jesus Christ, kundi mismo dun sa gumagawa. Ba? Yung himala, kaya nga temporary lang ang mga himala eh. Kasi ayaw ni Jesus na magstay tayo dun sa himala, na dun tayo ilagay natin yung faith natin dun sa himala. At yung himala, di ba nga yung sa wine, isang beses niya lang ginawa, hindi niya na ginawa ulit. Eh kung nilagay ng mga disciple ni Jesus dun sa wine, yung paggawa niya ng himala ng wine, at hindi na naulit, wala na yung faith nila, di ba? Kaya malalaman ang tunay na Kristiyano pag siya'y dumanas ng test. Hindi ka qualified as a true Christian kung hindi ka na nagumpay sa mga test. Kaya yun po ang sabi sa 1 Peter 1:7, these have come so that the proven genuineness of your faith. So, parang gold yan, eh, no? Talagang ipapadarang sa apoy. So, kailangan tayo mga Kristiyano dumanas nito para lumabas yung tunay na pananampalataya natin sa Diyos. At ang kagandahan pa itong test na to, hindi para hiyain tayo, kundi palakasin pa tayo. Umabot tayo dun sa full potential. God can never bless you unless you are bankrupt. Si Job, higit na pagpapala. Talagang zero, walang natira. Tama po? Nag-i-expect ka mo ng blessing. Kung gusto mo ng blessing, have faith na mabankrupt ka o dumating ka sa bankruptcy at kaya kang i-restore ng Lord. 10 times nang meron ka ngayon. Can't never afraid, never be afraid. Just have faith. Hold on to the faith. Gusto mo maging victorious? Aba, be ready for the battle. Tama? Paano ka naman magiging victorious kung wala kang lapang pinaso? Tama po ba? Gusto mo ka mo ng ano, ng very strong family, ano, relationship? Gusto mo yon? Hayaan mo ang asawa mo dumaan sa maraming mga magagandang babae at nang matest siya. Without test, hindi ka na naman. Paano mo mapapatunayan, di ba? Life is a test. It's really a full of tests. Even our faith, even your faith is really under test. Tsaka mo malalaman ngayon kung tunay. May mga boyfriend magkakalayo. O, pagbalik mo, boyfriend mo pa siya, ay napatunayan mo na under test yung pagiging separated ninyo. That is a part of test. Para malaman kung talagang genuine na yung love ng boyfriend mo sa'yo. Diba? Nagpapakapagod ka dito, tapos eh, nag-iipon ka, tapos may girlfriend siyang iba. Life is a test. And then, sa 32, pumayag si Jesus, diba? Now, sige, test mo. Dahil confident naman ako sa anak ko na yan. Kaya niya yan. Kaya ni Charmaine yan. Sige, test mo yan. At wag lang simpleng test. Gusto ko yung matinding test para maipakita yung katalinuhan ng anak ko na ito, yung wisdom niya lumabas. So, ganun yun eh. And then sabi niya, but I have prayed for you. Yun ang maganda eh. No? Pinag-pray ka na agad ni Lord. Na kaya niya kasi confidence siya sa'yo. Una-una, confident na siya. Tapos pinag-pray ka pa na hindi ka bumagsak. So, faithfully, face natin yung mga test na dumarating sa buhay natin. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo iniwan sa kalagitnaan ng mga test na yun. Si Daniel, anong test sa kanya?
Lion of Den? Tama? Naniniwala ako nung pinapasok si Daniel doon sa ano, sa Den of Lion. Yung papunta pa lang sa gate, alam ko biglang ang mga lion mamamatay, no? O kaya biglang anything should happen, no? Kaya ba ng Diyos gawin 'yon? Pero hindi niya pa ginagawa during noon test kasi tinitingnan niya yung faith, no? Na mapatunayan na genuine. Nung nandoon na siya sa loob ng den, ano nangyari? Nag-diet ang mga nandoon si Jesus. Nandoon. Ang pinakamagandang example, yung tatlo, sila Ananaya, sila Azariah, tsaka sila Mishael, si Shadrach, Meshach, Abednego. No? Kasi po, mas magandang Hebrew names ang gamitin natin. Kasi si Daniel, di niya ginamit ang Belteshazzar, the surfer star. Okay. Hindi niya ginamit yun. Di po ba, yung tatlo, pwede nilang sabihin, pagpasok namin, okay, pwedeng patayin ng Lord yung init. Tama? Pero hindi yun namatay yung init. Diretso, pwede dito na biglang yung gate, biglang lumamig, parang aircon or Canada or Georgia, whatever place itong papasokin ko. Posible yun, di ba? Pero hindi. Hinayaan ng Lord na makapasok sila sa loob at nang maranasan nila yung kapangyarihan ng Lord. Sa test natin, lumalabas ang glory ng Lord. Nakita nila sumasayaw kasama dun eh. Si Jesus, di ba? Kaya nung sumilip yung mga guard, nasunog na ba sila? Parang wala man lang ako naamoy usok ng buhok, kahit buhok man lang. Nung sinilip, ala, nagpipiesta sa loob, sumasayaw pa sila. Kaya dun sa test na yun, di tayo iwanan ng Lord. Kaya, face the test. Kasi siya nga po yung ating great intercessor. Yan po yung sabi sa Romans 8:34. Nasa test ka ngayon, anak. Hindi ka man lang nakakapag-pray kasi abala ka ng pagharap ng test mo sa buhay. And yet, si Jesus, abala siya, nag-i-intercede sa'yo. He is seated at the right hand of God, interceding for us all. Kaya huwag kayong mag-alala. Makakalabas tayo sa pagsubok na yan. Kaya natin yan. Kasi kasama natin ng Lord. Tama po ba? Sino naniniwala na kasama natin ng Lord? And when you have turned back, eto pa, isa pang katunayan na si Jesus ay very, very, very confident sa'yo na when you have turned back, hindi niya sinabi, tingnan niyo yung grammar, and if you have turned back, walang if, sure siya, when you have turned back, pag nakabalik ka, sigurado ako makakabalik ka, makakaahon ka sa problemang meron ka ngayon. Malalampasan mo yung test na meron ka. When you have turned back, naghihintay siya. Una, hindi nga pala siya naghihintay, kasama mo siya habang nandun ka sa pagsubok. At ngayon, pagbalik mo, malakas ka. No? Energize ka ulit. Yung assurance niya kasi nandun eh, di ba? And when you stumble and fall, nag-fall si Peter? Nag-fall siya? Tama, di ba? Itinatwa niya talaga si Jesus 3 times. At hindi lang yun, after nun, naging fearful siya. Kaya nga nauna pa si Mary Magdalene na makapunta dun sa tomb eh. Hindi nga nakapunta si Peter dun nung inilibing, yung mga kababaihan ng pamunan. Naging fearful siya, nagtago siya. Hindi siya lumabas. So, ganun din. Tayo din, parang si Peter. May mga pagbagsak tayo. May pagkadapa, may pagbagsak. Huwag kang mag-alala. Nandoon ang Diyos para itayo. Parang ang nanay o ang tatay, may baby siya, di ba? Hindi pa nakakatayo yung si Jat, example. No? Si Lucas, nung umpisang ang naglalakad si Lucas, may pagbagsak. Sinabi ba ni Ate Jat na, oy, huwag ka nang maglakad. Dadamputin, huwag ka nang maglakad kasi magagasgasan ka. Hindi, di ba? Ang gagawin ng nanay, itatayo niya, lakad ulit, anak. Lakad. Di ba? Kung ano-anong gagamitin mong mga parafernalia ngayon para lapitan ng bata at kuhanin. No? So, ganun din ang Diyos sa atin. Parang nanay, parang tatay. Sa pagbagsak, nandoon siya
aalalayan kanya pagtayo. Nandoon yung very our help in times of need. Assurance ng help ng Diyos ay laging nandoon. Kaya pag bumagsak tayo, okay lang yan. Huwag kang manatili sa pagkakabagsak. Tumayo ka. Kasama natin ang Diyos. Okay? Kasi sabi po sa 1 Corinthians 10:13, eto po yun, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you will be, you will endure it. Kaya sigurado, we can endure. Kasi siyang bibigay ng paraan para tayo ay makatayong muli. At ang pinakahuli, sabi niya, strengthen your brothers. So may purpose pala. Kaya ka tinitest para maging mas matatag ang pananampalataya. Kasi may purpose eh. Yung pagtayo mo, yung pagtayo mo sa pulpit at magte-testify ka, I was this and that and now I am here again praising the Lord. Kasi sinamahan niya ako doon sa pagsubok na yon. Eto ako ngayon. Magiging kalakasan tayo sa iba. You are tested to strengthen you for a calling or a purpose. Walang purpose ang Lord. Bakit kanya tinest? Bakit ka ba nagtetest? Para pumasa sa exams? Para ano? Para maging nurse. So may purpose, di ba? Bakit mo kailangang mapasa ang test na yun? Kasi may purpose. So ang Lord kaya din niya inaalaw ang mga test sa buhay natin for a purpose. Higit sa lahat sa calling. Na-test si Peter, napagtagumpayan niya. So, tested faith is dependable. God will not appoint a leader whose faith is not tested. Na-test talaga itong si Peter. Kaya nga siya yung naging head or leader ng simbahan ng mga panahon na yon. Kasi na-test siya talaga. Una, nandoon yung faith. Pangalawa, tinest yung faith niya. Kaya naging leader siya. Among the rest, ang dami, no? Na-reinstate pa siya. Una nga, napili siya bilang leader. At pangalawa, dito sa John 21:15-19, eto na yung tinatanong siya, yung muling nabuhay na si Jesus, nag-uusap na sila, Peter, love mo ba ako? Opo, Lord. O sige, feed my flocks. Peter, love mo ba talaga ako? Paano kayong tinatanong ka ni Lord ngayon? Napakalambing ng tanong niya. Peter, love mo ako? Charmaine, anak, love mo ba talaga ako? Maganda yung tanong ng Lord. Malambing. Well, love mo nga ba ako? Hindi ganun eh. Peter, love mo ba ako? Lenny, love mo ba talaga ako? Have you passed the test? Hindi ka tatanungin ng Lord ng ganyan kung wala siyang tiwala sa iyo. Okay? Na-reinstate siya. Napatunayan ni Peter na karapat dapat siya dun sa klase ng faith na hinahanap ng Lord sa kanya upang hawakan niya yung isang ministry. Kaya, faith lang ang best character para sa isang ministry, hindi talent. Pag dumating ang problema, ang talent na nanatili, ang faith nawawala. San ka ngayon? Asan ngayon ang worker mo? Yung kaninang umaga, ang ano ni Ate Irene eh, kung may dumating ditong mga mutawa, buti wala nang mga ganun ngayon eh, no? Hindi ko na kayo matatakot ngayon eh, kasi wala nang ganun eh. Although, nakakulong pa tayo dito, pero halos wala na. Eh, kung may dumating nga daw, mga persecutor, anong gagawin natin? Magtatakbuhan? No? Totoo bang maideklara mo yung faith mo na I will go to prison with you all? Kaya mo ba yun? O pagdating ng panahon na yon, asa na yung faith? Lahat karipas ng takbo. Maka itong maliit na upuan na to, eh, hindi, isaksak mo yung katawan mo dyan sa ilalim. No? So the best qualification talaga ng member or ng isang leader is faith.
di ba, yung mga deacon, i-test nyo siya. At pag napatunayang worthy siya, italaga nyo siya. Si Stephen, nung nangangailangan sila ng mga katulong sa pag-ano lang yun, ha? Pag-distribute lang ng pagkain, hindi pa yung magtuturo ng ganito, hindi pa magme-message, hindi pa magpapawit. Mag-distribute lang ng pagkain sila, Stephen. Pito ba sila doon na pinili? Pito, di ba? Ano nangyari doon? Sabi nila, and they chose si Stephen because he has a lot of faith. Hindi, kasi magaling siya. Natapos siya ng finance. Gumraduate siya sa Harvard. Hindi, walang ganun. Ang qualification na nakita, mataas ang faith. Maraming faith ang qualification na meron tayo. No? Every one of us started sa master kind size ng faith. Pero, mag-grow yan. At kasama yung test na yan para mag-grow yung faith natin. Never envy others' blessings or promotion because you don't know the test they have survived. Sinong gustong magkaroon ng katulad ng pagpapalang meron si Irene Gadaza? Na-promote siya. Head nurse na siya. Head nurse na. Si Via, si Irene. Sinong gustong dun sa position nila? Huwag kayong maingit. Ngayon, kung gusto nyo dun sa klase ng position na meron sila, be ready dun sa test na pinagdaanan nila. Yung sinurvive nilang test. Gusto nyo ng pagpapalang katulad ng nararanasan ko ngayon? Aba, sabi ko na sa inyo, dumating ang apat na buwan, walang sahod si Bernard. Wala na kaming pambili. Masusurvive? May anak ka? Dumidede? Wala akong gatas. Fake. Talagang kailangan yung ditimpla. No? Kung kaya nyo ngayon na mabuhay ng apat na buwan na walang sahod at nasa ibang bansa ka, sige. Pag kaya nyo yun, okay. Put your shoes sa shoes na meron ako. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdaanan. Si Kuya Eric, gusto nyo maging leader? Kaya nyo pagdaanan, yung pinagdaanan niya, na alipustahin mula ulo hanggang paa? Hindi natin alam kung anong pinagdaanan na test ng mga kapatid na yan. Kaya nandyan sila sa mga posisyon na meron sila. Kaya bakit sila meron ganyang klaseng pagpapala? Kasi napagtagumpayan. Napagtagumpayan. Nainggit ka, ang ganda ng relationship ng mga mag-asawang ito. Parang napaka-ideal. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan nila. Ngayon, kung kaya mong pagdaanan yung pinagdaanan nila, kaya meron silang ganyang klase ng buhay, so be it. Huwag tayo maingit sa iba na may mga pagpapala sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung dinaranas nila sa oras na ito. So, basahin natin ulit yung pinaka-text natin. Ayan. Put your name in there. Example, Bernard, Satan has asked to see if all of you are sweet, but I have prayed for you, Bernard, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Bakit may mga kapatid na nabe-bless kayo? Kasi dumaan sila ng test at na-survive nila yun. Huwag kayong maniniwala sa isang karpintero na ang kamay ay napakakinis. Tama? May karpintero bang ganon? O mason? Makikita yun. Tama po ba? Huwag kayong maniniwala na sinasabi niya engineer siya, hindi siya marunong umawak ng metro o kung ano man. Ang ibig ko po sabihin, huwag nating kaingitan yung kapitbahay natin kung anong meron sila.
Huwag mong kaingitan kung anong position meron si kapatid kung siya ay na-declare na na-deacon. Eh, kabago-bago na. Wala pa namang alam masyado. Hindi mo alam kung paano siya tinitest ng Lord ngayon. Kung paano siya minumold. Kasi ang test for you to be molded into a better person. Okay? So, napakahalaga na ang faith natin talaga ay ipaglaban natin. Kaya nyo? Kaya? Fight the good fight of faith. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Kahit kailan. Kung may problema ka sa family mo ngayon, hindi ka iniwan ng Lord. Hindi pa siya nag-give up. Ang sabi, ito yung pinakahuli ko. If you are in the midst of test, be still. Be still. If you lose dahil nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng bahay, hindi ka talaga natatalo pa. O hindi ka nawalan talaga. Kung nawalan ka ng trabaho, hindi ka pa talaga nawawalan. Yan ang ibig ko sabihin. Dahil, if only you lose when you lose your faith, because only faith can reinstate us. Tama? Nawalan ka ng pangit naman sabihin asawa. Baka i-divorce ako ng asawa ko. Pag nawalan ka ng trabaho, na talagang ang puso mo, inilagay mo talaga dun sa trabaho mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka pa talaga natatalo. May kapatid tayo dito, 5 buwan hindi sumweldo, di ba? Tama. 7 months, matindi. 7 buwan, walang sahod. Walang kapag-apag-asa. Pati pagkain, almost wala na. Tama? Hindi pa rin siya talaga talo. Pero, kung nawala yung faith niya, talong-talo siya. Kaya yung mga taong depressed, hindi pa sila talo. Hindi pa. May pag-asa pa. May faith pa. Basta panghawakan natin yung faith natin. Tama? Kaya anuman, naulit ko, ang kalalagayan natin ngayon, siguro, may mga kapatid na ang asawa ng kapitbahay. Hindi ka patalo. May faith ka pa ba sa Lord? Kaya niyang i-restore yung relationship niyo. Hindi maayos ang pagsasama niyo ng asawa mo? Lagi kayo nagtatalo sa pera kasi ikaw, sa bahay ka lang, siya lang yung nagtatrabaho. Hindi ka nawawalan. Hold on to that faith. Kayang ayusin ng Lord yan. Tama? May iniisip ka ngayon na, oy, naku, sabi dun sa company namin, magsasara na daw. Daw. Nag-worry ka na nag-worry. Nasa na yung faith? Sinong natatalo, kaka-worry? Ikaw din. Hold on dun sa faith na meron ka. Higit lalo dun sa inawit natin kanina, the name of Jesus, na siya lang kayang magbalik ng lahat ng meron ka. Yung test na pinagdaanan mo, babalikan mo yan at ngingitian mo na lang. Oo, naging party ka ng test ko. I survived. Kamusta ka na? Lugmok pa? Ako hindi. Hindi ka naman sa nagmamalaki. Parang sinabi mo lang, may faith kasi ako sa Diyos. Sa tamang Diyos. No? Kaya yung faith natin, wala tayong dapat gawin, kundi yan lamang ang ipaglaban natin. Dahil faith will get us there. Amen? Amen! Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, maraming salamat po. You have given us a wonderful gift, yung faith. At higit sa lahat, O God, you help us to mold this, to strengthen, and to prove the genuinity of our faith. Truly, Lord, you have called us
for a purpose. Bakit kaming lahat nandito? Bakit kaming lahat may kanikanyang test na dapat ipasa? For your glory. For your glory. Lord, maraming salamat sa faith na to. Ang mga imposibleng bagay ay kaya namin magpagtagumpayan. Dahil sa faith na to, we cancel human knowledge. We cancel even the normal, Panginoon. At namumuhay kami dun sa imposibleng mga bagay dahil inilagay namin yung aming pananampalataya sa iyo lamang. Hindi sa kung anong meron kami ngayon dahil ito'y mawawala. Hindi sa kung ano kami ngayon dahil ikaw din naman, Panginoon, ang nagbigay ng identity sa amin. Patuloy, O God, tulungan mo kami na makatayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na mapagtagumpayan lahat ng tukso, maging pagsubok na darating sa bawat buhay namin. Alam namin, kasama ka namin palagi. Ikaw na nagsabi, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Bumagsak man kami, ang mahalaga yung tawag mo, hindi yung pagbagsak namin. Ang mahalaga yung pagtayo namin at muling pagsunod sa iyo. Kaya Lord, salamat sa assurance that you are the very help in times of need. Salamat sa assurance ng pag-ibig mo. Maraming salamat sa assurance na patuloy nagagabayan mo kami. Salamat po. Bagamat sa pagbagsak namin, minsan nawawala na yung confidence namin sa mga sarili namin. Salamat at tinuruan mo kami na ilagay namin yung tamang pananampalataya sa iyo dahil ikaw kailanman hindi magbabago. Kaya salamat sa araw na to, patuloy na itataas namin ang dakilang pangalan mo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na patuloy na magpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na sapat sa bawat isa sa amin. Sapat ka sa lahat ng pangangailangan natin. Salamat po. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.